Welcome back sa Usapang Loan at Online Lending. In this video po, pag-uusapan natin ang tungkol po sa mga online lending app na pina-takedown ni NPC pero hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang paniningil sa atin. Ito po ay para sa mga umutang sa apat na nabanggit nating online lending app na ngayon ay totally nawala na po sa Play Store pero halos araw-araw ay nakakatanggap pa rin na text at tawag na patuloy pa rin naniningil ang apat na online lending app na binanggit. So, sa mga hindi nakapanood sa aming previous na vlog or video, ito po ay tungkol po sa One Hand, Lemon Loan, Cash Jeep at saka Piso Pop. Ang apat na yun ay under po sa apat din na lending company na registered sa Securities and Exchange Commission. Ang WeFund Lending Corporation, Joywin Lending Investors Incorporated, Cast 8 Lending Corporation, and Populous Lending Corporation. So ito po yung i-highlight ko. Nandyan po sa inyong screen. Nakikita nyo ba dyan? Asa na yung aking screen? Hindi ko makita ang aking screen. So ito po yun. Pinasara po pina-takedown, hindi lang pinasara, pina-takedown po ni NPC or National Privacy Commission. So si One Hand ay under po yan ng WeFund Lending, si Lemon Loan ay under po kay Joewin Lending Investor Incorporated, si Cash Jeep naman ay kay Cash 8 Lending Corporation, and then si Piso pa po ay under po kay Populous Lending Corporation. So ang apat na yan ay sarado na po at hindi nyo na mahanap kahit saang side na Google Play Store. Pero ang problema, yung mga mayroon pang existing utang or may existing loan sa kanila ay patuloy pa rin silang sinisingil. Ano ba, bakit ba ganon pa rin ang kaagresibo nila sa paniningil? Bakit hindi napasama, hindi din na-takedown yung paniningil nila? Ang akala ng karamihan, kapag na-takedown na po sa Play Store, mawawala na rin at mahihinto na rin ang paniningil nila. Bakit patuloy pa rin? Ito po ay dahil ang kanilang app lang po sa Play Store ang na-takedown. Yung system po nila na ginagamit kung saan doon naka-record ang lahat ng inyong record sa kanila. Yung utang ninyo, yung lahat ng personal details ninyo, lahat ng record mo ay nandoon pa rin sa kanilang system. At ang system na yon ay hindi po nakuha ng kahit kanino man. Hindi rin na-intercept or hindi rin na-embargo. Ano ba yun? Embargo ba yun? Hindi rin nakuha ng mga authority, mga police. Maliban na lang kung kasabay nung pag-takedown ng kanilang app ay sinugod din yung opisina nila ng mga kapulisan natin. Then, kinuha yung system nila. Hindi kasi ganun. Pina-takedown lang yung app pero yung system ay nandun pa rin sa kanila. Kaya, patuloy pa rin nilang disingilin kayo. Oo, kasi nandun pa rin sa kanila yung buong detalye ng inyong utang. Balance, kailan kayo mag-due date, sino kayo, taga saan kayo. So, nandoon pa rin sa kanila. So, yan ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay patuloy pa rin kayo nakakatanggap ng text at sinisingil pa rin kayo. At ang iba dyan ay tinatakot, tapos binabantaan, hinaharas, kung ano-ano na lang ang pinaggagawa ng mga very desperate, mga desperadong lending collectors. Ginagawa na nila ang lahat ng mga paraan para lang makasingil at magkapera mula sa inyo. Pero kayo ay siyempre dahil takedown na siya, ibig sabihin doon lumabag sila sa DPA or Data Privacy Act law. So pwede nyo nang hindi bayaran dahil may kasalanan pala sila, dahil kinuha nila ang inyong privacy na illegal. Hindi siya sumunod doon sa batas natin na bawal kumuha ng mga personal information through online. So, yan ang dahilan na ngayon ay nandyan pa rin sila. Pero, may option talaga kayo at may pwede kayong gawin na hindi nyo talaga bayaran yung mga utang. Hayaan nyo na sila kung gusto nyo pong manatili silang maniningil sa'yo at nababasa nyo yung mga text nila. Pero kung ayaw nyo naman at ayaw nyo masira ang araw nyo dahil sa mga paniningil ng mga illegal at scammer ng mga online lending app, so ang gagawin nyo ay magpalit kayo ng SIM para hindi na kayo makontak nila. Yun lang talaga ang tanging paraan para hindi na kayo makontak. Magpalit kayo ng SIM, magpalit kayo ng number,
number para tuluyan na po silang mawala. Mapasama po sila doon sa kanilang app na na-takedown na. Pati utang nila, matikdown na din sa inyong cellphone dahil hindi na kayo makakatanggap ng tawag at hindi na rin kayo makakatanggap ng text. So yun lang po. Maraming salamat po sa lahat ng mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, ang Usapang Loan at Online Lending. Please subscribe at i-hit nyo na lang din ang ating or ang aming notification bell para palagi kayong updated sa aming mga bagong video. At kung may time kayo, samahan nyo ako sa aking live everyday, alas 6 po ng gabi, araw-araw, igsi po Friday and Sunday. Wala po tayong live Friday and Sunday, pero sa ibang mga araw po, mayroon tayong live stream alas 6 po ng gabi. Pwede nyo akong samahan at makipagkwentuhan din kayo sa akin at kung mayroon kayong mga katanungan, pwede nyo ding itanong sa akin at sa mga viewers, at marami po tayong viewers na nakaranas din ng gaya sa inyo na nagkakaproblema dahil po sa mga lending collectors na hindi kaya mapakiusapan at palaging nangaharas at nananakot. So marami akong mga viewers na ganun, at sila din mismo ay tutulong din sa inyo para makamove on ka sa iyong kinakaharap na problema ngayon. So kung nagustuhan nyo po ang video na to, pakishare po at pakilike na lang din po. Maraming salamat po, hanggang sa muli. Maraming salamat at paalam.